blessing pa rin na may project ako. May project ako sa Viva and ayun, yung sa lahat ng cast, director, syempre, yun pa rin eh. Nagbe-base tayo sa story, sa ganda ng role, ganda ng script, and of course, sa director, and sa mga, syempre, kay Sunshine. Yun yung unang-una eh. Kumbaga, hindi naman como Viva Max, parang, di ba, parang, hindi ko gawin, sino ba naman ako para tumanggi sa project, di ba? Still, blessing pa rin naman. Di ba? Ano reaction mo, Alan, pagka gumagawa ka ng movie, tapos laging tinitingnan ko ano yung husay na ipapakita mo? Kasi nasanay kasi yung tao dahil with 40-something plus awards na nakuha mo, parang laging pag-Alan, dapat merong bagong ipapakita pagdating sa pag-arte. Ano ba yun? Ako nga, minsan nahihiya ako eh. Parang masyadong nata silang nag-expect sa akin, alam mo yun. Lahat na lang ng role na gagampanan ko dapat challenging, lahat ng role ko dapat award winning. Hindi, kumbaga sabi ko nga nung last press con ko sa inyo rin, kay Mario, to Leo, lahat na nandito, parang the more na tumatanda ako, the more nagkakaedad ako, the more na tumatagal ako sa showbiz, the more na minamahal ko yung trabaho ko, minamahal ko yung kung paano ako magisama o umarte sa lahat ng nakakatrabaho ko. Kumbaga, ngayon pala nag-sink in lahat na ganun na ako katagal sa showbiz, which is parang laging nag-i-start pa rin lagi pagdating sa mga pelikula, pagdating sa mga teleserye. Pag first day pa rin, kumbaga, may kaba pa rin. Pag first day pa rin, kailangan ready ka sa role mo, sa character mo. So, same thing naman eh. Wala naman pinagkaiba sa mga ginagawa ko before, sa mga ginagawa ko ngayon. Ngayon, mas ano lang, mas, kumbaga, siguro, mas nagiging relax na lang lahat pagdating sa mga hindi ganun kahirap na role compare mo sa mga ginawa ko this year na marami rin challenging role na tinapos namin. Mm-hmm. And, yun, kumbaga, masarap palang trabaho na magtrabaho. Parang ganun. Diba? Thank you very much, Alan. Si Carl at si Angelica, mamaya ni si Sunshine ang mga killer question kay Sunshine. Angelica and Carl, gusto kong malaman kung ano yung mga takeaway nyo, dalawa, working with these two award-winning actors. Kasi, siyempre, di ba, baguhan kayo, tapos itong dalawa, award-winning. So, ano yung mga napulot ninyo sa kanila? Let's start with Carl. Sa akin, Tito, hello po pala, Tito Leo. Maraming salamat sa pagpunta sa press pa namin ngayon. And ayun, mga napulot ko sa pagiging katrabaho sa kanila. Unang-una, syempre, dapat be professional pagdating sa trabaho. Dapat lagi kang on time kasi dapat di ka nalilate sa set. And then, sobrang nakakatuwa lang din na nakatrabaho ko na sila ngayon kasi dati napapanood ko lang sila sa TV. Ganyan. Tapos ngayon pa, hindi ako makapaniwala na nakakatrabaho ko na sila ngayon. Okay. Angelica? Hello po, Tito Leo. Thank you sa question. Ang napulot ko po sa naka-work ko po sila ni Sunshine and Sir Alan, nabanggit po nila sa akin na parang karamihan daw po ng mga sumikat na veterans is nagaling din daw po sa pagpapasexy. So parang medyo na-motivate po ako na okay, hindi naman porkit ganito yung ginagawa namin ngayon, ganito na lang yung path namin. So parang naging stepping stone lang talaga siya. And hopefully, in the future, mas mag-improve pa po and mas mapansin po yung acting namin instead dun sa pagpapakita lang ng pagpapasexy. So ang natutunan naman po, ang natutunan ko po sa kanila on the set, nagtatanong-tanong naman po ako and every time na nagtatanong naman po ako sa kanila ng tips or ano, na sinasagot naman po nila and natututunan naman po ako. Oh, very, very good. Chai? Ay, kinakabahan ako. Hinuli mo ako. Huwag kang kabahan. Alam mo, mahal na mahal kita, diba? I love you too.
Ito ang parang ngayon ka lang ulit humarap sa amin, di ba? Sa Entertainment Press, di ba? Parang gano'n na nga. So, umpisan ko ang tanong na Shine, meron ka bang ano? Mga affair na gusto mo nilang kalimutan? Or mga unaffair that you really want to forget na? An affair that I want to forget? No, wala. Kasi lahat ng affair that I had, affair or love life, I learned a lot from it. Diba? Ganun naman yun eh. Hindi man nag-work, meron tayong natututunan and it makes us a better person. It makes us stronger. So, there is, ang affair to forget lang na dapat yung abangan itong aking pelikula sa December 23. But with me, no, I don't have an affair that I want to forget. Kumusta naman ang lagay ng puso mo ngayon? I am very blessed. I am very happy. Kakatapos ko lang mag almost 3 months lock-in for underage. Ipapalabas na kami sa January sa GMA. Ito, may ginawa ako yung An Affair to Forget, Pamilya sa Dilim, greatest performance. So I did 3 films and then I'm starting one again very, very soon. So walang dapat ireklamo. I am being blessed as well as my kids. My heart is okay. Ang hirap sumundot ang tanong sa'yo. Bakit? Kasi ganun talaga pag nagmamahal. Mahala na ako sa sarili mo, Shaina, sa kapakanan ng mga na manunod sa atin at nakikinig. Naging okay ba ang paghiwalay niyo ni Maki? Kuya Leo, I don't wanna talk about that anymore. Tsaka diba sabi dito, bawal daw ang personal. Hindi, so for now, I'm really not ready to talk about it. Kung ano man ang meron or wala. I just want to focus right now sa mga ginagawa ko talaga. And kailangan panoorin niyo po itong pelikula. Napakagaling dito ni, of course, ng ating award-winning actor na si Alan Bizon. And si Angelica and si Carl, magagaling. Salamat, salamat. And of course, pareho nung sinabi ni Alan, I didn't know also that this was for Viva Max. Yun nga. Yes. How true na ano, na kung Viva Max ito, hindi mo daw tatanggapin dapat. Sino nagsabi? Wala namang ganun. Ano, Kuya Leo, yung sa akin lang, parang sabi ko nga, if it's from Viva Max or not, wala namang kaso sa akin kasi when I read the script, I fell in love with it kaagad. So, natawa lang ako na nagulat na parang, oh, sabi ko, bakit kailangan yung itago? Wala namang problema sa akin. Trabaho is trabaho. It is a blessing. And ako naman, malaki ang tiwala ko sa ating napakagaling na director na maiingatan ako. Of course, there are some things that I need to protect. Lalo na tatlo na yung mga anak ko na mga dalaga na. Pero I did one sexy movie also. I was a cougar sa Malamaya movie. It was for Cinemalaya. And nagandahan ng mga anak ko. And eto, looking forward na nga sila. Nung nakita nila yung poster namin ni Angelica, sabi nila, oh my God, it's hot, mommy. So alam mo naman yung mga bata. So kahit ako, na-excite na akong panoorin ito. Kanina ko lang napanood yung trailer and napakaganda. Hindi namin. Ito, last question na. Shine, how are you going to celebrate your Christmas this year? Oh, Christmas this year, the usual, I'll be spending it with my family, with my mom. Dito lang kami sa bahay. And then, ang New Year namin, pupunta kami sa Bohol. Pupunta kami, dun kami mag-New Year. And I heard, but I am not sure yet, kung talagang mag-push through si Diego sasama sa amin, as well as Cesar, and yung partner niya, and yung mga kapatid ng mga anak ko. Kay Kat. Yun. So, excited. Looking forward. Masaya. Masaya ang aming Pasko dahil nagtrabaho ako ng bonggang-bongga. So, kahit papaano, maita-travel at maipapasyal ko ang mga anak ko. Wala ka nang invite na iba na makasama? Charot. No ba? Leo talaga. Next question. I love you, Shai. I love you. Bye-bye. That's all. Thank you. Thank you so much. Thank you po, Sir Leo. Next, we have Noni Nakasha of Avante Tonight and Showbiz Republic.
Yan. Hello po. Good afternoon. Para kay Direk. Hello. Direk. Good afternoon po. Hi, Kuya Noni. Ayos po, Direk. Congrats muna po, no? Nakasungkit na naman kayo ng best director, no? Oh, nakachampa. Direk, ha? Nakachada. So, Direk, ang tanong ko po, ano po ang naging preparation nyo sa movie na ito? Kasi doon sa influencer, di ba po, nasabi nyo sa amin, sumilip kayo sa porn site. Dito po ba ano naging preparation nyo sa movie, Direk? Actually, nag-uusap kami ni Denny. Sabi ko, after nung first ko, medyo magpapahinga muna ako sa paggawa ng sexy. So, hindi naman sa ano, no, para ako artista, di ba? Pero parang pahinga muna. Pero ang kaganda kasi sa 316, kay Nailin, pagka gumagawa ng pelikula for Viva Max, kailangan number one sa kanya, priority niya, ang istorya. So, kailangan may istorya yung gagawin, hindi lang yung papunta na sa soft porn or kung whatever, yung gano'n. Yes, yung basta gawa pa lang ng gawa, ng sex scenes. Yun. And maganda rin yung script. So, nabasa ko, sabi ko kay Dennis, o sige, gagawa na lang ako ulit na pangalawa. Eh, ang preparation ko naman dito, eh, nakaprepare ako dyan kasi buhay artist. Alam ko magpinta ng nude, ng ganyan, kung paano mamotivate ang mga artists. Tapos, of course, nanood na naman ako ulit, Noni. Siyempre. Kaya naman ako nanonood noon para ingatan ko yung mga hindi ko dapat ipakita na pwede kong gawin sa eksena pero iingatan. Dito iningatan talaga. Especially mga scenes ni Sunshine kasi nag-uusap kami bago gawin yung eksena pero maloloka kayo. Yun, parang ganon. Tabang-abang. Yung kay Allen at saka kay Angelica. Yan. Ano rin yan? Isa rin yan. Yung pagbabalik ni Allen dyan. Matindi rin. Minerdo si Allen. No? Yung kay Carl and Angelica. Si Carl. Talagang bilib ako kay Carl kasi ano, ang kaganda sa kanya, nagtiwala siya sa akin kung paano ko gagawin yung eksena. Kaya yun. Na-survive ko na naman ng second FIFA Max ko na bonggang-bongga. Direk, isang follow-up lang po. Since isa kang painter talaga, Direk, tapos yung character ni Allen, painter din, nag-guide mo siya ng husto, Direk, sa character na rito? Oh, yes. In terms of ano, yung sa acting ni Allen, hindi siya, ano lang siya, simple, alam mo, ito yung sinasabi ko na tahimik na tao, pero maraming iniisip, maraming nasa loob. So yun, yun yung pinakita ni Allen dito na nakuha niya kasi mukha siyang artist. Mukha siyang artist talaga yung mata niya. Una-una, mata eh. Mata, kung paano siya tumingin sa model, kung paano hawakan ng brush. At higit sa lahat, kung paano niya na i-deliver yung acting niya. Hindi siya dito yung sumisigaw, ayoko siya. Kasi ang mga artist, tahimik. Yes, tahimik. Yes. Kung pwedeng tulala, tulala lang. Pero ang mata, nangungusap. Yun. So, makikita nyo yun. Abangan nyo yung confrontation nila ni Sunshine. Doon nila pinakita talaga yung kanilang eye to eye talaga. Mata sa mata acting nilang dalawa. Okay. Thank you po. Direk kay Allen naman. Ay, hi Allen. Ay, Allen, tanong mo lang. Anong bago? Anong bago ang mapapanood sa isang Allen Dizon sa movie na to? And second time ka bang gaganap na artist dahil sa Avenida, artist ka rin, di ba? Ito? Sa internet ko yun. Hello, Allen? Ang sabihin kaya isubin. Ito kasi maganda yung device. Allen, narinig mo, Allen? Kailangan may sasalo. Hello? Hello? Hello, hello Allen? Yes. Yes, tanong ko, anong bago ang mapapanood dito sa isang Allen Dizon? Second time kang gaganap na as an artist ba? O dahil sa Avenida, di ba? Artist din ang role mo? Oo, artist din ang role sa Avenida, pero with Direk Lou Ignacio na iba naman yung mas wild naman yung Avenida eh. Iba yung may konting tama sa utak yung character ko doon. Dito naman, may konti rin, pero about sa mga girls. Kumbaga,
artist siya dito, artist si Oscar dito, pero hindi namin masyadong inanil yung role na bilang artist dito sa ano eh. Mas nag-focus kami dun sa kwento ng mag-asawa at paano pumasok yung character ni Angelica. So dun siya umikot. Hindi kamukha nung abilida, talagang ibang mundo yung ginagalawan ni Aberon eh, yung abilida namin ni Direk Louie. So magkaibang, medyo malayo yung comparison dun sa abilida sa ano, Unfair to Forget. Ito umikot siya sa apat na character. Kaya mas madaling masundan ng mga tao and yung ending ang medyo mas nakaka-shock dito sa pelikula. Thank you, Alan. Abangan namin yan. Kay Miss Sunshine. Ay, good afternoon, Miss Sunshine. Hi, Pianoni. Good afternoon. Yes, good afternoon. Tanong ko lang, ikaw ba may papakita ka dito? Magpapasexy ka ba sa movie na to? Ay, yun ang dapat nilang abangan kung meron. At kung meron man, it is because, syempre, sobrang tiwala ko kay Direk. Kaya napakaganda ng movie na to. Pero yan ang abangan nila kung ano ang pinakita namin ni Allen dito. No, di ba, Allen? Michelle, may ito consider mo bang privilege kung mabibigyan ka ng mga sexy role? Ulit. Any movie na may magandang character na naibibigay sa akin ay privilege sa akin, Kuya Noni. Whether it may be sexy at kung kaya ko naman gawin, syempre trabaho yan. Artista kami. So basta ang akin kasi, ang importante may kwento, may storya, diba? And with this script na napakaganda naman talaga, mahirap kung hindi sa isang pelikula na kagaya nito. So, isa naman po follow-up, Miss Shine. Yung pong tatlong angels niyo, approve naman po ba sila sakaling medyo meta-sexy silang mapapanood sa movie na ito? Oh yes, Kuya Noni, like what I said nga kanina, when I did this movie for Cinemalaya a few years ago, yung Malamaya, it was sexy. It was with Enzo Pineda, cougar ako doon. Mm-hmm. And nanood sila na sabay-sabay kaming nanood ng scene that time. And tuwa sila, sabi nila, that is one of our favorite movies of yours, mommy. So I don't think na magkakaproblema ako dito and I'm sure they will even find this cool. Kasi kung yung poster nga na nakita nila, tuwa sila at gandang-ganda sila, the more na alam ko magugustuhan nila itong pelikula. Yes. Yeah, thank you po, Miss Shaina. Para kina Angelica at Carl. Angelica. Hello po, Tito Nani. Yes, good afternoon. Gano ka ka-daring dito sa movie na to? Base sa teaser kasi parang ito yung pinaka matindi mong ginawa so far. So far po, sabihin na lang po natin na sobrang artistic ng mga shots ni Direk. Mm-hmm. Saka masasabi mo siyang daring na may art talaga. Hindi siya yung malaswa. Hindi siya malaswa tingnan. Parang meron kasi po na iba na may ibang shots po kasi na parang pag tinitiga mo parang napaka ambaso signal, pero yung mga shots po ni Direk, sobra po yung tiwala namin sa kanya. Kahit anong gawin niya, napaka artistic po tingnan. Actually, parang ang sarap ulit-ulitin panoorin. Ang ganda ng mga shots, may mga slow-mo. Ang basta, masasabi ko lang po, ang ganda po ng mga shots. And yung binigay po namin lahat ng tiwala namin kay Direk. Ganda po yung kinalabasan. Yung napanood po namin yung trailer kanina. After po ng trailer, nakangiti na lang. ang ganda ng mga kuha talaga. So, ayun po. Yes, thank you. Si Carl na lang, last na lang po. Carl? Hello, Tito Noni. Yes, Carl, last na lang. Given a chance, no? Game ka rin bang magpa-sexy o magpaka-daring? Or meron na ditong masisilip sa'yo? Actually, Tito Noni, this is my first time na gumawa ng ganito ka-daring na pelikula and scene. And syempre, ayun, nagtiwala ako kay Direk Louie. And then, ang kinalabasan, sobrang ganda. Yun nga, gaya ng sinabi ni Rina, artistic siya pag tinignan kasi tinitignan ko siya pagtapos eh. Sabi ko, Direk, pwedeng makita yung mga shots. Pinapakita niya naman sa amin. And nga, hindi siya malaswa tignan. Talagang masarap siyang panoorin, masarap siyang ulit-ulit. Ayun po.
Okay, so abangan namin yan. Thank you po. Salamat po. Thank you po. Thank you po, Sir Nolly. Next up, for our next set of press, please be on standby. Sir Benny and Daya of Pinoy News Channel, Showbiz 24/7, Filipino Mirror, Saksi Ngayon, and Your TV. Sir Pilar Matea of Hataw, Rocky Batara of TV series Craze and Runner Rocky, and McRichard Paglikawan of Lion Hair TV. Let's start with Sir Benny and Daya. Yes, magandang ay hapon na pala. Of course, ang first question ko ay mula ay para kay Allen. Allen! Hello! Yes, hello! How are you? Alam mo naman na simula nung may napanood akong pelikula mo ay naging instant fan mo na ako talaga dahil sa sobrang galing mong umarte, talagang ang husay-husay pag si Allen Dizon ang gumaganap na artista. Ayun, no? Thank you. Ang tanong ko Allen, bilang isang award-winning actor, namimili ka ba ng makakasama mo sa pelikula? Hindi naman sa namimili. Kumbaga, siyempre gusto ko lang din malaman kung ano yung role ko, ano yung character ko. Pero mas nag-abiso ko sa director eh. Kasi alam kong maalagaan yung, like itong Viva Max, alam kong maalagaan yung mga sexy scene namin with Angelica and Sunshine. Yung tiwala ko sa director. Siyempre number one yun. And sa mga co-actors naman, hindi naman ibig sabihin na ganito na yung estado mo, na imili ka na ng mga kasama sa trabaho. Hindi. As long as binigyan ka ng trabaho, binigyan ka ng obligasyon, binigyan ka ng kinonsider ka bilang artista. So, ano yun? Okay na sa akin. Kumbaga, gusto ko lang malaman kung sino yung director siya, sino yung kung anong role and character. So, yun lang. Hindi sa namimili naman. Okay. Thank you, Alan. Kay Shine. Thank you. Miss Sunshine. Hello po. Ayan. Sa pelikulang ito, pag napanood kaya nila ng mga kalalakyan, dadagsain ka ng mga manliligaw ngayong Christmas. Dahil ikaw ay alam naman nila na single ka ngayon. Sino po nagsabing single ako? Hala, late yata ako. Joke lang po. They have to watch this and hindi naman ako interesado ngayon sa mga manliligaw. Panoorin nila dahil maganda at masasatisfy sila. Matatapos sila itong pelikula na nag-iisip sila na parang, ha, magugulat talaga sila. This is, basta nung nakita ko yung binasa ko yung script, ako mismo nagulat parang napatulala ako ng ilang minuto. So, panoorin nila because of that. Dahil napakaganda ng aming mai-o-offer na pelikula. And this is something new. This is something new for me kasi it's the first time that I played an attorney, a lawyer, a very fierce one. Pero kulang ako sa pagmamahal at pansin ng aking asawa at ng anak. At para malaman nyo kung bakit nagkaganon, kailangan abangan nyo itong pelikula namin. Nakarelate ko ba? Shy, nakarelate ka ba sa character mo dyan sa pelikula? Parang ano, ibang-iba naman. Very different naman from Sunshine, yung character. That's why I really had to study the role. Kasi talagang ano, nakaka-nosebleed itong si Attorney Rowena. Pero I tried my best, diba, Direk? Ginawa ko naman ang lahat with the help and patience, of course, of Direk Louie and my co-artists. Okay, thank you, Shine. Sa dalawa, kay Carl and Angelica. Angelica, Carl, nung malaman niyo na si Allen at si Sunshine ang makakasama niya sa pelikula, hindi ba kayo na-intimidate dun sa dalawa kasi award-winning actor sila pareho? Or ano yung preparation ng ginawa niyo bago kayo mag-shoot like that? Ako po, nung nalaman ko na sila po yung magiging actors namin, siyempre una, na-surprise ako, nandun yung intimidation pero mas lumitaw kasi sa akin yung ano, excited ako na makatrabaho sila. Yun po. Okay. Angelica. Hello po, Tito Benny. Hello. Nung nalaman ko po na silang dalawa po yung makakasama namin, medyo
medyo na-shock ako kasi hindi ko po akalain na tatanggapin po nila yung ano, yung project kasi nga po Viva Max, hindi ko po ina-expect lalo kay Miss Sunshine. Tapos medyo ang scene po kasi namin, 'di ba, parating magkalapit. So nung first sequences po namin, medyo si Sir Alan parang inaaliw na ako na, uy, okay ka lang. Magkakabahan na. Parang ganun po yung approach. Tsaka kay Miss Sunshine naman po. Medyo na ano ko kasi kamukha, nahawid niya po yung ano ko, nahawid niya yung nanay ko. Nahawid niya yung mommy ko. So medyo na ano ko. Hindi ko lang po akalain talaga na tatanggapin nila yung project. Pero it was nice working with them po. Okay. Congratulations sa inyong lahat. At kay Direk, last question na lang. Direk, Louie. Ayan. Direk, Merry Christmas. Parang ano ba yung nasa ulohan mo? Ano ba yung nasa uluhan mo? Painting ba yan? Yung background mo? Asa paintingan ako ngayon eh. Ah, kaya pala. Direk, nagawa mo dun sa pelikulang Influencer, yung pelikula na talagang super, nagulat ako ha, kasi yung pelikulang pinilabas na napanood natin dun sa sinehan, napaka-daring ng pagkagawa mo at napaka-husay din ng mga actors na dinirect mo. Dito sa, makukumpare mo rin ba dito sa pelikulang ito na mas mahusay pa kasi talagang ang mga artista mo ay mahuhusay din? Or, pangalawang tanong ko, may kasunod pa ba itong katulad din itong sexy movie na gagawin ka? Magkaiba yung ano, Influencer tsaka to. Kasi in terms of story, ito, ano to, kalma eh. Tahimik na pelikula. Panonoorin mo, susundan mo yung istorya. Yun. Kailangan huwag mong mamimiss yung mga susunod na mga mangyayari. Kay Sunshine, kay Allen, kung sino talaga si Beth, si Angelica, aabangan mo yung characters nila. Hindi basta-basta isang pamilya to, kakaiba to. Hindi basta-basta babae na kaibigan nila si Beth. Kakaibang babae to si Beth. At iba rin si Sunshine. Hindi porket babae siya. Alam mo na, maraming aabangan. So hindi ko pwede i-reveal. Masyashock na lang kayo pagka napanood yung pelikula. And yung pangalawang tanong mo, titingnan ko yung susunod na script. Kasi, aminado naman ako, hindi ako yung gawa ng pelikula. Kasi may TV naman ako, ako talaga namimili. Ako talaga yung namimili kung ano yung gagawin ko. Hindi lahat ng in-offer sa akin ginagawa ko. Okay, thank you, Direk. Thank you, Benny. Thank you, Miss Ferlin. Ayan. May message sa akin si Miss Perlin. Thank you so much. Thank you sa lahat ng mga cast and director. Thank you so much, Sir Benny and Daya. Next, we have Sir Pilar Mateo of Hataw. Hello. Naririnig niyo na po? Hello. Hello po. We can hear you. Okay. Ang first question ko is for everyone from left to right. Ang tanong ko po is what was your most beautiful affair to remember, not to forget? Sino muna? Sino muna? Sino man gustong mauna? Lahat kayo, pati si Direk. Louie Ignacio left the crew. The affair! Direk! Pag na ako, Pilar. Hindi nga, ano yung hindi nyo ma-forget? Yung gusto nyo ma-remember na affair. Hindi naman yan yung, hindi naman illegitimate affair yan. Basta yung magandang affair sa buhay nyo na dumating. Ah, okay. Yes po. Ako, siyempre, ako na muna. Para pagkain. Yes, Alan. Siyempre, ang first, ano ko, first affair. First girlfriend ko, siyempre, di ba? Kumbaga, di mo makakalimutan yung first girlfriend mo eh. Siya yung first lahat. Siya yung unang nahawa ko ng kamay, di ba?
Siya yung laging, kasi first girlfriend ko, classmate ko nung fourth year high school eh. So, siya yung kasabi mong pumapasok, nag-busy sa church, namamanhikan. So, yun siguro, yun yung sa akin. Yung first girlfriend ko, siya yung parang, yung time na, siyempre nagkakaroon ka ng maraming mga gusto, pero siya yung first mo niligawan. Diba? Siya yung first na nagpapapogi ka, nag-inspire ka pumasok sa school. So, siguro yun. Para sa akin, yun yung parang, yun yung unfair, an affair na I will never forget. Thank you. Sunshine! Uy, kaya, ikaw na naman. Pwede bang pass? Ay, parang alam mo namin pag nag-pass ka. Hindi, ako naman, all the affairs that I had are worth remembering. Oh, di ba? Kasi meron tayong mga natutunan doon eh. Hindi man nag-work out, nag-share naman kayo ng pagmamahal sa isa't isa, na inspire niyo sa isa't isa. At ang pinaka-importante doon, hindi man nag-last or nawala man, may natutunan tayo. Tama. Okay. Angelica, meron na ba? Sabihin ko na lang po. Kapag affair naman po, hindi naman po ibig sabihin na romantic, diba? Oo. Ang hindi ko po makakalimutan is an affair with my family. Tapos, by family, I mean, yung mga nakasama ko po sa work, yung production po na to. Tapos, siguro yung mga friends, grabe po yung support. Tapos, ang kaya ko po hindi makakalimutan yun kasi every day we learn something new from them. And every day, parang mag-iiba yung perspective mo from time to time. So, hindi ko po makakalimutan yung affair ko with my family and friends, workmates. So, ayun po. Masasabi ko lang na hindi ko makakalimutan yun kasi they may be who I am right now. Thank you. Tapos ka na ba, Carl? Hindi pa. Kanila siya. Ikaw naman, Carl. Medyo parang nakaka-pressure yung tanong, ah. Hindi naman. Affair? Siguro sa akin yung hindi ko makakalimutan siguro yung last na naging girlfriend ko kasi umabot din ng halos 6 years yon. So syempre marami ring mga natutunan, marami ding alam mo yun, syempre 6 years kayo so matagal kayo. Yun yung may mga bagay na hindi ka naman agad-agad makakalimutan. Para sa akin yun. Okay. Okay, for my second question, you have always been at the top of your game, Allen and Sunshine. So ikaw, Allen, ano yung mabibigay mong advice to Carl? And Sunshine, ano yung mabibigay mong advice to Angelica? Ako na muna. Okay. Siyempre, nakita ko naman yung potential ni Carl. Nakita ko yung paano siya magitungo, magisama sa mga co-actors and paano niya gustong matuto dahil sabi ko nga ang itong mundo natin hindi to biro-biro, hindi siya basta-basta pinapasok. Kumbaga kailangan dito smart ka, matalino ka, yung patience mo dito siguro mataas sa pagkatao mo. And siguro yung paano ka mag-isama sa mga tao yung number one eh. Kung gusto mo talagang tumagal sa industriya, kailangan magsaga ka talaga sa kung paano pag-aralan yung role mo, yung character mo, kung paano mo i-treat yung mga tao. And yun, yung pagiging professionalism yung number one. Kasi yun yung nagdadala sa'yo eh, pagkatao mo. Kung paano mo i-handle lahat. Kung paano mo i-handle lahat ng mga pressure. Kung paano maging relax pagdating sa pag-arte. Kasi lahat tayo tao eh. Lahat tayo may damdamin ko. So, we have to consider na rin kung paano yung nararamdaman ng ibang tao. So, para sa akin, malaking bagay yon. Bilang artista, bilang tao, di ba? Yun.
Ayun, no, wala. Wala yung sound ni, ano, Tapilar. Sunshine to Angelica to. Ayun. Ako, actually, nag-isip kami eh. Sinabi ko sa kanya na, you know what, this is a very big break for you. Kasi ang ganda talaga ng kanyang character, ng kanyang role dito sa movie. And sabi ko nga sa kanya, been there, done that. Oo. Kasi before, di ba, nag-sexy rin ako, X, kabit ni Mrs. Montero, yung hindi natapos na Lupot Queen, di ba? So, ang dami ko rin pinagdaanan na ganyan, but you know, you just have to prove yourself na hindi lang pagpapasexy ang kaya mong i-offer. And of course, yun, professionalism, it is very, very important. Mahalin mo ang trabaho mo kasi hindi lahat ng tao nabibigyan ng break. Hindi lahat ng artista nabibigyan ng trabaho. And huwag maging reklamador kasi kung titignan nyo yung mga staff and crew, naiinitan, napapagod, and how much do they get? Tayo, nakapayong, may tent, may air-conditioned tent pa tayo, masarap ang pagkain natin. So we just have to really love our job, ang binibigay sa atin, i-appreciate natin, mahalin natin, and bigay natin yung 101% natin para sa lahat ng mga characters at trabaho na binibigay sa atin. Yun lang, basta mahalin ang trabaho, and kay Angelica, of course, ngayon yan, nagpapasexy ka, but I know you have a lot of potential, even my kids think that you are very, very beautiful. Oo, so kaya-kaya mo yan, basta trabaho lang, be professional, mahalin mo lang kung ano yung binibigay sa yung trabaho. One last question na lang po, for Direct Louie. Dito kayo. Alam naman ng mga tao na you're an artist. So where do you draw the line? Kung halimbawa gumagawa ka ng pelikula for Viva Max or for yung mainstream, meron bang pressure, Direct Louie? Wala na. Walang pressure. Kasi bago ko tanggapin yung trabaho, binabasa ko na kaagad yung script. Ngayon, pag hindi ko type yung script, hindi ko nalang gagawin para wala akong ano, yung hindi mabigat, wala akong pinapangako ang producer na kaya ko to. So, pag ginawa ko yung trabaho, i-deliver ko ng maayos. And, makatrabaho itong mga artista na nakatrabaho. Grabe, kahit paulit-ulitin mong katrabaho si Sunshine, si Allen. My God, wala. Totoosin, ando na sila, pero pag tinawag ko sila, grabe, ikaw yung mahihiya sa kanila kasi ando na sila kaagad. Parang hindi naka-prepare ng staff sila, nando na. Pero ang sarap nakatrabaho, walang reklamo. Kaya ayan, love ko si Sunshine, si Alec, si Angelica actually, yes. Ah? Si Carl, yes. Thank you, friend. Merry Christmas, everybody. Thank you, Sunshine, Allen, Carl, and Angelica, and Ataska, and Miss Perdin. Thank you so much, Miss Kalar. Next, we have Rocky Batara of TV series Craze and Runner Rocky. Mag-aabang kasi kami ng mga regalo. Hi, hello po. Bali, yung first question ko, para po kay Direk. Hello po, Direk. Hi, Rocky. Yes po, Direk. Nakita namin yung casting. Ang ganda po ng casting nyo. Napagsama nyo yung veterans tsaka yung mga newbies in terms of sexy movie. So, curious po ako kung paano nyo po pinili yung casting nila. And talaga po bang handpick sila or they audition po para sa role dito? Yung casting kasi, ang nagka-cast ito, sila Dennis Evangelista, si Ma'am Len Carillo, kanya yung story, and then ang scriptwriter ko si Queen. Tapos, sinasabi nila sa akin kung direct si Sunshine ito. Pagka sinasabi nila sa akin si Sunshine Cruz, oh wow, yeah, maganda na mga reaction ko. Pagka nagwawa ko, ibig sabihin nun, ay, gusto ko ito. So, na. Tapos kasi sinabi si Allen, ay, lalo ring wow, kasi hindi mahirap ka trabaho. Kasi itong mga actors na magagaling na to, pinapadali nila yung buhay namin mga directors. Kaya ang sarap nila katrabaho, kaya wala ako reklamo kung sila ibibigay sa akin paulit-ulit. Sabi ko nga, tatanggapin ko yung project. Thank you po, Direk. Thank you, Rocky. Yung next question ko naman po, para po kay Miss Sunshine and kay Sir Allen. Hello po, Miss Sunshine and Sir Allen.
Hi, Rocky. Yun po. Bali po, gusto lang po naming malaman kung ano po ba yung ano nyo, yung secret nyo to maintain your good physics. Kasi kahit po nag-aging po kayo, until now po, sexy pa rin kayo and you look so young po. Ano po yung mga, siguro sasabihin natin, mga fitness and beauty regimens nyo na pwede nyo pong i-advise sa amin kahit na mag-grow old po kami is ganyan din po kami kagaganda kagaya nyo po. Siguro kay Miss Okay, ako kasi ano eh, ako kasi masyado akong conscious sa mga sa katawan ko lalo na nung nag 40s na ako. Siyempre, sabi nga you're not getting any younger, kung kailangan mo mag-diet, exercise. Siguro yung pinaka secret ko yung wala akong stress. Yes, ma'am. Kasi unang-una nakakatanda or nakaka kumbaga yung aura mo mag-iiba pag stress ka and wala kang peace of mind. Tapos yung diet saka exercise, kumbaga lifetime na yun eh. Kumbaga kailangan natin gawin yan kasi health is wealth, di ba? Kumbaga kailangan ma-maintain mo yung katawan mo, kailangan ma-maintain mo yung kung paano yung age na 20 years old ka. So dapat pag 40 ka, pag 50 ka, dapat kahit pa paano, nandun pa rin. Pero ang tao, tumatanda talaga eh. Hindi naman tayo talaga, kumbaga, hindi tayo robot na gano'n lang. Kumbaga, kailangan talaga yung mentally, physically, spiritually, ano ka, wala kang, kumbaga, wala kang negative na naiisip. Laging positive lang. Siguro yun yung secret ko na masaya yung buhay ko. Tapos enjoy life lang. Kasi, kumbaga, ito siguro yung parang second life na natin lahat after the pandemic, di ba? Ngayon, kahit pa paano, nagbumabalik na yung new normal. So, yung mga nawala, na hindi natin na-expect na which is, may mga kilala tayo nawala ng pandemic. So, ito yung parang we are all survivor. Parang, we are so blessed na malakas tayo, wala tayong sakit. So, yun yung pinaka blessing siguro ng Diyos sa atin. Kumbaga, healthy tayo. Yun. Thank you, Pastor Allen. How about po si Miss Sunshine naman? Thank you. Ako, I guess, swerte ako kasi meron akong gym na ini-endorse. And I would go there 2 to 3 times a week. Kung hindi man, online lang. Dito sa bahay, magpapapawis lang ng konti. And of course, I watch what I eat. Though I have cheat days, weekend, kumakain ako ng kung ano ang gusto ko. Pero tama si Alan, doon kailangan talaga magda-diet, iingatan mo rin ang katawan mo, mag-exercise. And ako kasi, ang kagandahan, wala talaga akong vice. I don't, I drink wine occasionally. I don't smoke. I don't do drugs. And I am an introvert kasi pag wala naman talagang pupuntahan, I'd rather stay home and be with my kids kesa lumabas ako. So I think it helps. And yes, you have to always think positive, stay away from negativity. It helps eh. Kasi paano ka makakatulog ng masarap kung isip ka ng isip ng mga hindi magaganda. So as much as possible, I shy away from negativity. And yung mga tao na puro hindi maganda yung sinasabi sa kapwa, iniiwasan ko yun. And of course, you really have to listen to your body. Kapag may sakit ka, huwag mong pwersahin yung katawan mo mag-workout. You have to rest, you have to sleep, and drink lots of water. Yun yung ginagawa ko para syempre laging yung skin mo makintab, makinis. So, lots of water really helps. Thank you pa, Miss Sunshine. Follow-up question ko lang po sa inyo. Dito po sa movie, may mga restrictions pa po ba kayo dito na mga bawal nyo pong gawin? Unlike po sa mga previous movies nyo po before. Oh, that's for me, Rocky. Sa inyo pong dalawa din po, Miss Sunshine. Okay, with me, of course, yeah, meron na rin talaga tayong restrictions, especially nagdadalaga na yung mga anak natin. So, sabi ko nga, iwan na lang natin sa mga kabataan niya na mas fresh. Pero kailangan lang abangan yung ano namin, yung meron kaming magandang scene ni Sunshine dito. Pero sabi ko nga, dahil si Direk Louie yung magdi-direct, alam naman natin na maganda yung kalalabasan ng mga eksena namin. Kahit na medyo sensitive, pero alam kong yung mga manonood dito ay baka mabitin, baka pumunta ng banyo. Oh my God! Grabe na!
Nakakaloka ka, Alen. Diba? Totoo naman, direct, diba? Hindi, pero grabe. Grabe talaga. Pero it's a good thing talaga. I think it's an advantage na nakasama ko sa pamilya sa dilim si Alen. Kaya mas komportable na kami. Medyo matindi rin yung ginawa namin na mansyahan nga yung mga damit ko sa mga pangyayaring ginawa namin ni Alen dito. Oo, kasi ano ako, artist ako dito. So lahat ng paint namin, naligo kami dun. So iba yun. Thank you, Miss Sunshine and Sir Alen. Last question ko lang po para po kay Carl tsaka kay Angelica. Hello po, Miss Angelica. Hello po, Sir Rocky. So, yung last question ko para sa inyong dalawa. Without spoiling us, ano po yung pinaka-challenging o pinaka-mahirap na scenes nyo dito sa movie and paano po kayo ginaid nila Miss Sunshine and Sir Alen to do that scene? Sabi nga po ni Sir Alen kanina at saka ni Miss Sunshine, kailangan yung abangan yung ending talaga. Mm-hmm. Ayun yung pinaka-challenging sa akin bukod po sa mga love scene. Kasi sobrang thankful din po kay Derek kasi hindi siya tumigil at hindi niya hanggat hindi ko na ibibigay lahat talaga. So, saka sa love scenes din po, buti po nag-uusap po kami ni Carl kung anong gagawin. So, maganda naman din po yung kanilabasan. Pero yung last part po talaga, yun yung masasabi kong challenging. Thank you pa, Miss Angelica. How about si Carl naman? Sa akin naman po, siguro yung mga love scene. Kasi this is my first time doing it. And ayun, sobrang ingat ni Direk pagdating sa love scene. So, nagtiwala na ako sa kanya. Ginawa ko na lang yung best ko. That's it. Yun po. Okay po. Thank you po, Carl. And thank you, Miss Angelica. And thank you po sa lahat. And congratulations po para sa movie. Thank you so much, Rocky. Next, we have RJ Mataro of Lionheart TV. Hi, hello. Hello, Ataska. Hello, everyone. Good afternoon. And congratulations po with your Viva Max film. So my first question is for Direk Louis. Parang na-touch nyo na po ito kanina, pero mas gusto ko po kasi marinig yung feedback nyo regarding with the younger cast. Ano po yung masasabi nyo sa mga performances ng mga actors ninyo in the film? Were they able to deliver or go beyond your expectations? Unahin ko si Carl. Si Carl, promising. Ano siya? May future siya. Alam mo naman, sa Starstruck, diba pag nag-judge ako, alam, sasabihin ko sa iyo, diretsahan kung wala kang KO, Ito, si Charles, sabi ko sa kanya, i-develop mo pa ng gusto, meron kang future sa industry. Ngayon naman si Angelica, yan eh, kaya pumapalakpa ako kanina, revelation siya kasi dito sa pelikula. Maybe, hindi nakita nila Sunshine niya ni Alen, kasi pinaiwan ko talaga siya sa Lassie. So, nag-one-on-one kami sa eksena. Kaya yun yung gusto kong abangan ninyo, kung paano niya dineliver. Bumili ba ako sa kanya doon, actually eh. Tapos nung nag-edit ako, umiiyak ako. Bakit ako umiiyak? Kasi mag-usay siya para mapaiyak mo ako. So yun, revelation siya dito sa pelikulang ito. Lalo na sa ending, abangan ninyo yun. Thank you for that. Well, napaka, in fairness, nakakatong reaction from direct, the one and only direct Louis Ignacio. Pero ano naman reaction nyo, Angelica and Carl, na ganun yung naging feedback ni direct Louis sa inyo? Para sa akin, mas lalo ko pang pag-uusayan kasi nasabihan ng gano'n ni Direk Luwig na siya hindi basta-basta ng director. So ayun, parang mas lalo ko namomotivate na mas galingan ko pa. Ayun po, ako same with Carl po, mas namotivate po ako. Kasi ako sa sarili ko parang, nabigay ko na ba? Hindi ko sure. Pero based naman po sa reaction na Direk, after po nung scene na yun, parang napayakap siya sa akin. Sabi niya, ang galing mo dito na. I can't wait to edit this, parang ganun. So hopefully, sa susunod na kung may gagawin po kami ulit na si Direk po yung kasama ko, sana may mas ma-ideay pa ako. Sana mas ma-improve ko pa. Kasi alam ko, hanggat based naman po sa experience ko with Direk, hindi kanya titigilan hanggat hindi niya nakikita na nailabas mo na lahat.
And well, at least congratulations sa inyong dalawa, in fairness. Very promising daw, and a revelation si Angelica. Ayan. So, my next question naman po for the entire cast na to. Kasi to portray a character in a sexy film or do an intense scene, kailangan po ng level of comfortability with each other, with the entire cast. So, ano-ano po yung mga moments ninyo on set na naging dahilan or naging factor para makabuo kayo ng bond as a cast? Let's start po with Miss Sunshine Cruz. Hi! Actually, first day ko, love scene. Diba, Direk? Love scene. Hindi ko kasi masabi eh, kung basta yon. Ako lang talaga nagtiwala lang ako kay Direk, eh nagtiwala ako sa script dahil maganda. So syempre parang nakakahiya rin na unang-unang araw meron na agad ganung eksena, pero nakita ko naman kung paano kinunan ni Direk. Nakita ko yung monitor and it was really, really nice and artistic. Ang linis tignan. And yun lang, tiwala lang talaga. And syempre, kahit nasabihin natin, I am 45 years old, I've done lots of love scenes in the past, pero nandun pa rin yung nakakahiya pa rin. Especially right now, mas nakakahiya kasi mommy na tayo. Oo. So, hindi ko kasi maikwento yung kung paano, pero basta first day at first meeting ko with this actors, love scene ang kinunan. Oh, medyo ano pala, no? Umpisa pa lang, pala ba na? Yes. Next naman, I'm kay Sir Alan Deason po. Ayun, na-scene kami ni Sanchez, no? First day ko, yan, si Angelica tumatawa na. First day ko, ayan, meron na kaming kissing scene ni Angelica sa bar. Tapos may love scene sa gabi. Ayan. Actually, ano ako eh, every time na gumagawa ko ng pelikula, I always talk with my director, Direk Louie. Mag-usap kami kung paano yung mga paano lahat ng mga, siyempre yun ang tatalong ko kasi nalaman ko na Viva Max. So, ano yung mga, gaano ka daring direct yung sa amin ni Shine, gano'n ka din yung sa amin ni Angelica. So yung the more na nag-uusap kami, the more na nabubuo na yung sa utak ko kung paano yung mga eksena namin. And yung naman kay Angelica at saka kay Carl, siyempre nagkakaroon kami ng bonding din yan pagdating sa mga shooting na. Kasi alam naman natin, pag mga pelikula ngayon, ang bilis lang eh. So, the time na walang nag-break kami, so may break time, doon kami nag-usap-usap kung paano may eksena, kung paano mo, kasi mas mabilis sa aming mga artista, mas magaan sa mga artista kapag nakakausap mo lagi yung co-actors mo eh. Kung maga, doon lumalabas yung nawawala yung hiya mo, hindi ka comfortable with your co-actors. So, kumbaga, lalo na sila mga newcomer, mga bagoon sila, na first time na magkasama-sama. So, para hindi sila mahiya sa amin, mapakita nila kung gaano sila kagaling dito sa pelikula, kung paano yung acting nila. Kung baga, willing kaming mag-guide. And with the help of Direk Louie, siyempre, malaking bagay yun eh. Malaking bagay sa team na nag-uusap before the scene na medyo mahirap. Kasi, itong pelikula namin, sinasabi nga nila na hindi siya pang Viva Max. Pero, dahil sa mga scene na medyo may maselan na pagka-sexy, kailangan. So, kailangan namin gawin na maayos. Diba? So, yun yung kaya namin nabuo ng maayos itong Unfair to Forget. Ayan. Diba? Thank you. And thank you po, Sir Allen. Next naman, si Angelica. Ako naman po kasi every in-between cuts naman, nag-uusap naman po. So, medyo throughout, giving comfortable. Tapos kapag nag-take naman po ng scene, parang ano na ako, sinasaniban ako ni Beth. So, parang nawawala na yung hiya ako. Nawawala na yung hiya ako during nung scene. Pero kapag cut na,
parang ayun na nangyayari na ulit. Lumalay, medyo lumalay na ako, hindi na ako nakipag-eye contact ulit. Makakatawa na parang ano, may variation ka pala off-screen and on-screen, no? Next, si Carl. Ayun, meron po nang nasabi ni Sir Allen, nasabi niya na po lahat. Ayun, kinakausap yung co-actor ko, sino yung kasin ko, and especially, tatanong din ako kay Direk kung ano yung gagawin, kung ano yung bawal, ano yung hindi, kung ano yung may limitations or restriction, para at least kayo pa paano matanggal yung tension, yung taba, wala rin yung hiya. Ayun po. Ayan, thank you so much for answering my questions for today. Maraming salamat, Tataska, and congratulations to the cast. Thank you so much, RJ. Next, I'll be reading some questions from the press. This one is from Dave Achonga of Mindanao Gold Star Daily. How is this third-party film different from other popular third-party films? So, let's have Direk Lee to answer first. Mahirap siya ikwento ng ano. Basta ang masasabi ko, iba siya. Kasi magkamali ako eh, makuha nyo na kagad. Ang hirap. Pero kakaiba ito kasi merong mission. May mission si Beth dito, si Angelica, kung ano ang gagawin niya. Kung paano, kung ano ang relasyon niya sa pamilya ni Sunshine. So yun yung mga aabangan natin na mga revelations sa pelikula. Thank you, Direk. How about Miss Sunshine? Sorry ha, pero same ang magiging sagot ko kay Direk Louie. Mahirap kasi magkwento dahil baka may masabi kami, wala na. Diba yung exciting part, mawawala na. So, you just have to watch it. Panoorin nyo, abangan nyo. Abangan na lang po sa pelikula na to. Thank you so much. This next question is from Robert Ricantina of Manila Bulletin. This one is from Ms. Sunshine and Sir Allen. At this point, what are your realizations about love or your greatest lesson learned about being in a relationship? Let's start with you, Ms. Sunshine. Lesson. In every relationship naman, nakakaroon tayo, may mga natututunan tayo. Diba? So at 45 years old, yes, marami ako natutunan, but there is no regret. Wala akong pinagsisisihan sa kung ano man ang pinasok ko at nalabasan, nalusutan. Ang importante dito ay yung natutunan mo sa proseso ng pagmamahal at pakikipagrelasyon. Thank you po. How about Sir Allen? Siguro, kapag nagmahal ka, dapat ready kang masaktan, di ba? So, siguro yun yung ano eh, yun yung lagi yung, ako as a lalaki ako eh, kumbaga, lagi nating iniisip na strong and very, hindi sila insensitive, medyo dry, pero same thing with the women naman, yung mga girls naman, pareho lang naman ng ano eh. Kumbaga may puso tayo lahat, di ba? So kung ano yung mga experiences na mga may kumbaga nasaktan ka, nagmahal ka, pero yun nga, kung paano mo i-handle yung pagmamahal mo sa sarili mo, kailangan magtira ka lagi. And hindi pwedeng all out ka lagi sa pagmamahal. Kumbaga there's always be a may kumbaga may limitations ka pa rin dapat kasi kawawa naman yung sarili mo, kawawa ka naman kung lahat binigay mo na dun sa tao mo tapos hindi ka naman pala mahal. So kailangan pa rin you have to love yourself first bago ka mag all out sa mga pakikipagrelasyon mo. So yun lang. Thank you, Sir Allen. Our next question naman is from Weldon Castro of Abante Tonight. This is for the entire cast. May challenge pa kayo na na-encounter sa role niyo? Let's start with Carl. Pwede po ulit po yung tanong? Nag-lag po kasi.
May challenge ba kayo na na-encounter sa role niyo? Challenge? Siguro ano, para sa akin, challenging yan eh. Lagi kong ini-ignore yung mom ko. Yeah. Lagi siyang ini-ignore. So, parang, in real life, hindi kasi ako ganun sa mother ko. So, medyo challenging sa akin yan. Thank you, Carl. How about Angelica? Ako, honestly, every role is challenging naman. Ang maging challenge na siguro kung paano ko siya gagawin mas interesting and hindi predictable. Dapat hindi siya predictable kasi. So, yun po yung challenge. But with the help of Derek naman po, and yung... Nausap ko rin po kasi yung writer, so nagtatanong din po ako ng mga tips. So, hindi ako ganun nahirapan. Ito paano? Thank you, Angelica. How about Sir Alan? Yun nga. So, lahat ng movie na ginagawa ko, lahat na challenging sa akin. Kumbaga, ito lang siguro yung... Doon lang kami medyo nagtanong ni Sunshine and with Direct Louie kung paano yung mga lab scene. Kasi matagal na namin di ginagawa eh. Siguro mga 20 years ago, parang ganun. So, yun lang medyo nakakapanibago. Doon lang parang nag-i-start ka ulit. parang ito na pala yung... Dati kasi, okay, fine. Okay, kita ba yung puwet? Kita ba yung ganyan? Kita ba yung ganyan? So, ngayon medyo tame na and medyo natatanong ka na rin kung paano yung mga shots direct, paano yung hindi ka masyadong makikita nung alam mo yun kasi syempre di ba parang sa age namin ni Sunshine we are same age 45 so parang ano na rin may konting limitations na rin kahit paano para lang meron pa rin pangkiliti kumbaga sa age namin may pangkiliti pa rin sa mga tao na kahit paano itong edad namin ngayon parang pwede pang sumabay yun. Thank you, Sir Alan. Thank you. Si Miss Sunshine naman. Yeah, Alan, may limitasyon tayo dahil lago tayo sa mga anak natin. Hindi, challenge. Dito sa role ko, very challenging kasi kadalasan naman ang mga role ko, like sa mga teleserye, umiiyak, pinapaiyak, kawawa, yung mga ganyan. So, eto medyo ang feel... Yung character ko is very feisty and strong. Parang may pagka-ano siya eh. Yung ginawa ko sa GMA, yung mano po. Kasi doon CEO ako, dito naman lawyer. So medyo matapang. Kailangan mapakita ko na kahit medyo soft-spoken, ay dignified, fierce, matapang pa rin. And kailangan maramdaman ng mga tao yung kulang sa akin na kahit na marami akong pera, sikat akong abogado, meron pa rin kulang sa pagkatao ko. And that is yung love and affection ng asawa ko at ng aking anak. And challenge, isa pang challenge, yung first day namin ni Angelica. Yun, na kailangan nilang abangan. Na-challenge ako kasi that is something new. Napakabago para sa akin na gawin yun. And na-shy ako kasi kaedad halos ni Angelica yung anak ko, yung eldest ko. Yun. Thank you, Miss Sunshine. Dapat with the help of course, a direct and napakahusay naman ng aking mga kasamang artista rito. And nalampasan ko yung challenge nila. I'm sure everyone is looking forward to this movie. This next question is for Direk Louie naman. Direk Louie, bakit An Affair to Forget ang title? Ay, dapat pala si Queen Carillo, ang aming magaling na writer, inspirado kasi dito yung aming producer, siya ang nag-title, siya ang gumawa ng story, si Miss Len Carillo, si Nailen. So, tapos sinabi niya kay Queen para isulat. So, dito nag-arrive yung buong, yung magandang pelikula, yung magandang kwento. Thank you, Direk. Sige, Direk, paano po i-rate ang performance nila Angelica at Carl at hindi mo ba sila natala? Kanina nga sinabi ko yung nasabi ko na
na-impress ako sa kanilang dalawa. Na-impress ako kay Angelica dahil ano, yung ini-imagine ko na mangyayari na reaction, lalo na doon sa ending, yung acting na deliver niya. Pero talagang ano, sabi ko, Angelica, pasensya ka na. Pero sa ano, kailangan i-perfect natin. I-perfect natin. Magaling siya, pero mas lalong gumaling nung binigay niya ng todo nung one-on-one namin. Kaya wala akong masasabi sa kanila. Ano sila? Love ko yung dalawa. Love ko na sila. First time ko sila makatrabaho pareho. Thank you, Director Lee. Our next question is from Dolly M. Carvajal of Empire. This one is for Sir Alan. Based on the role that you portray, do you think it's possible for a marriage to work if the wife earns more than the husband? And please elaborate a bit. Sa panahon ngayon, you have to be practical, di ba? Wala naman ano eh, wala naman question kung mas mataas yung sweldo niya or mas malagi siyang kumita. Mas maganda pa nga eh, di ba? Ako gusto ko ganun eh. Para sa bahay na lang ako, parang ako na naghihintay ng ano, kumbaga, ako yung bubuhay ng wife ko, di ba? Pero ano eh, kumbaga, kahit pa paano, meron pa rin ano, sa isang pamilya. Sa mag-asawa, meron pa rin ano yun eh, competition pa rin yun. Lalo na yung lalaki siguro. Para sa akin ha, kailangan ako lalaki, ako bubuhay sa pamilya ko, ako yung gagawa ng paraan lahat. Financially and definitely sa financial, kumbaga ikaw yung dapat gumawa ng paraan. And when it comes to decision making naman, dapat both. So dapat kayong dalawa mag-decision. Hindi pwedeng isa lang nag-decide eh. Kasi that's why partner kayo. So lahat ng mga decision niyo sa buhay, lahat ng mga gusto niyo gawin sa buhay, dapat isa lang kayo ng decision. Kapag ang isa kumontra, mag-aaway lang kayo. So, kailangan nag-compromise kayo pareho. Kasi hindi pwedeng ako lang mag-decide sa lahat. Kahit na ikaw yung kumikita, kahit ikaw yung mas malaking mag-ano sa pamilya, pero kailangan pa rin yung advice ng partner mo para at least maging smooth yung relationship nyo. Kasi sa panahon ngayon, ako, para sa akin, hindi puro pera ang buhay. Kailangan lang natin siya, oo, pero necessity kailangan natin. Pero hindi siya dapat dun nabupunta yung away kasi dapat ang pera hindi pinag-aawayan niya. Kumbaga, kailangan niya na pag-uusapan and makakaraos na magandang pamilya pagdating sa maayos na pag-iitungo sa pamilya, sa asawa mo, sa mga anak mo. Pag pera lang pinag-aawayan niyo, maghiwalay na lang kayo. I'm sure, ganun ang mangyayari ngayon sa buhay ngayon. Pag pera ang pinag-aawayan, hindi healthy yung relationship niyo. Kumbaga, kumbaga, ano yun, bad siguro sa family pag gano'n, di ba? So yun, nila. Thank you, Sir Alan. My next question is from Ms. Leia Soteria of ABS-CBN.com. This one is for Direk. How much input did you pour into work at the helm of An Affair to Forget, and what was the hardest thing you did in directing the cast? Okay. Input-wise, from time to time, from the start ng sulat ni Queen ng script, nagko-consult na siya sa akin, tuloy-tuloy yung communication namin, and yung characterization na di-develop namin, kung paano namin gagawin. And then, in terms of ano, yun nga yung challenge sa akin, paano ko imi-meet yung apat, yung four major cast ko. Four major cast na hindi pare-pareho ang may mga level of acting kasi yan eh. Acting, kailangan hindi kayo pare-pareho. Meron kayong kanya-kanyang identity. Meron kayong kailangan lumabas yung characters nyo individually sa film. So, happy ako. Nagawa ko yun. Na pagsama-sama ko sila na solid. Yung naging solid yung itsura ng pelikula, yung look ng film. Thank you, Direk. Thank you. This last question is from Irving Santiago of Bandera. This is for the cast and kay Direk din. Ano ang may papayo niyo sa mga nasa toxic relationship? Kailangan bang ipaglaban pa or ipigil? Let's start with Angelica. hindi ko
I don't really know how to answer that. Kasi ako mismo naging ano din ako sa toxic relationship before. Siguro ang masasabi ko na lang na sa kapag ako kasi I always make sure na nabigay ko na lahat bago ako sumuko talaga. Ay lang po. Thanks, Angelica. How about Carl? Sa akin naman, just cut it off na kasi it will fucking drain you. So, bago pa maubos, cut it na. Para sa akin. Thank you, Carl. How about Sir Alan? Kumbaga, iba-ibang ano yan eh. Iba-ibang stages ng relationship yan eh. Diba? Kumbaga, hindi mo siya pwedeng sabihin toxic, pero minsan hinahanap mo yung toxic na tao. Kumbaga, iba't ibang ano eh. Iba-ibang klase kasi na bagay-ibang relasyon eh, di ba? May time naman na relax na masyado. Tapos pero gusto mo medyo challenging, di ba? Sa mga lalaki, ganun yung ano ng mga lalaki. Medyo ako lang yung sa akin lang bilang lalaki, no? Yung pag nakakasakal na, kapag hindi na maganda yung parang nagsasakitan kayo physically, siguro kailangan tapusin na. Kasi lalo na kung nakakasakitan ng tao, lalo na ako hindi ako tahimik lang ako pagdating sa mga ganun eh. Hindi ako masyadong vocal and hindi ako nagipag-away. So, tahimik lang ako lagi. So, kung mapag-uusapan na maayos, yun, hindi pag-uusapan na maayos, lahat siya na pag-uusapan eh. Hindi pwedeng sabihin mo toxic, pero gusto mo, mahal mo yung tao. Di ba? So, hindi mo siya pwedeng turuan sa gusto ng tao. At the end of the day, ikaw pa rin mag-decide kung you're go or you're out. Tanong, di ba? Ganun lang. Thank you, Sir Alan. How about Miss Sunshine? Toxic. The word itself, no? Lason yan eh. Nakaka-drain. So, ako, para sa akin, lahat naman tayo magkakaroon ng experience to be in a toxic relationship. But at the end of the day, it's up to you. Kung gusto mong ipagpatuloy, mag-drain ka, hindi ka makakatulog, papangit ka pa. So, yung kabibitiwan mo, yes, masasaktan ka, but lahat naman tayo nag-heal eh. Kung anong sugat natin sa puso, eventually you'll wake up one day and you're okay. So ako, for my age, I'm 45, I don't think na makikerry ko pa ang magkaroon ng relationship na toxic. So if it's not good for me, it's not good for my mental health, then I'm out. Ganun. Thank you, Miss Sunshine. How about Direk Louie? Ay, kasali ako? Yes, kasali ka po, Direk. Diyos ko. Sa edad ko to, susundin ko yung payo ni Carl. Hiwalay kong hiwalay na. Diyos ko, ikakamatay ko yan. Wala, hindi siya healthy. Life is, ano talaga, di ba? Time is gold. Kailangan parating masaya. Thank you po, Direk. Thank you so much to our cast, and thank you to the press who asked their questions. Now I'd like to invite our cast to support everyone. Sa inyong movie na An Affair to Forget, which will be available on Viva Max on December 23rd. Let's start with Carl. So, hello everyone. Inaanyahan ko kayo na suporta ng aming pelikula An Affair to Forget sa Viva Max this December 23. Thank you, Carl. How about Sir Alan? Yes, malapit na po streaming ng An Affair to Forget. Aabangan niyo po ito sigurado dahil napakaganda, napakasexy ng kasama ko dito sa pelikula. Of course, Miss Sunshine Cruz and Angelica Cervantes, siyempre. Sila mga aabangan. Kami ni Carl, konting pahita tayo dito. So,
Maraming salamat pala ako ng, of course, sa producer namin ng 316 Network, kay Ma'am Lem Carillo at siyempre sa Viva Max. Maraming maraming salamat. Of course, ang aming magaling na director, Director Ignacio, na nabuo mo itong pelikulang to na smooth, and alam natin na aabangan to ng mga tao dahil sobrang yung ending, yung twist ng story, yung role namin ni Sunshine. So, alam ko marami mag-aabang sa ginawa namin dito. So, magkita-kita po tayo December 23, An Affair to Forget. Bye-bye. Thank you po. Thank you, Sir Alan. Have a Miss Angelica for Brandless. Hello, everyone. I am inviting you to watch ito, An Affair to Forget, sa December 23, only on Viva Max, directed by Rick Louis Ignacio. Kasama ko po dito si Miss Sunshine Cruz, Sir Alan Dizon, and si Carly po. Thank you, Angelica. Thank you. Miss Sunshine? Yes, first of all, I'd like to take this opportunity to thank, of course, Viva Max, Dennis Evangelista, and of course, Miss Len Carillo. Thank you so much for this opportunity na makapagtrabaho po sa inyo. And huwag niyo pong kakalimutan, An Affair to Forget. Of course, kasama ko po si Mr. Alan Dizon, Angelica Cervantes, and Carl Aquino. And this is written, napakaganda ng script na to, written by Queen Carillo. And of course, directed by Direk Louis Ignacio. I hope to work with you again soon. And abangan niyo po, December 23 na po ito. Maraming salamat po sa lahat po ng media na nandito at nakasama po namin today. Thank you, and advance Merry Christmas and Happy New Year, everyone. Thank you, Ms. Sunshine. And now, last but not least, Direk Louis. Maraming salamat. Sobrang proud po ako dito sa pelikulang ito. Panoorin po ninyo. Maganda ang itsura ng pelikula. Glossy film ito. Mukhang commercial film. Pinagpagura namin. Binigyan namin ng magagandang ilaw para yung mood na gusto namin mapalabas sa pelikula ay mukhang napakalaking budget. Yun. Maganda ang istorya ni Queen Carillo. Full support ang aming producer na si Miss Len Carillo, as always. At proud ako sa aking mga cast. Maraming salamat sa inyong professionalism na ipinakita sa pelikula. Panoorin po ninyo, hindi kayo magsisisi, at sundan lang ninyo ang istorya pag inyo napanood. Huwag ninyong mamimiss ang bawat karakter sa pelikula. Maraming salamat po. Thank you so much, Direk. And now for updates on An Affair to Forget, don't forget to like and follow Viva Max Philippines Facebook page. It's facebook.com/VivaMaxPhilippines. For Twitter and Instagram, @VivaMaxPH. Again, let's all support the newest Viva Max original film, An Affair to Forget, starring Sunshine Cruz, Alan Dizon, Angelica Cervantes, Carl Aquino. This is directed by the award-winning director, Direk Louis Ignacio. And this film will be available for regular streaming on December 23 and for early access on December 19 via Viva Max Plus. Thank you so much to our cast and friends from the media for making